Kaya hindi ko po yan nasasabi kahapon sapagkat may dangal din po ako at ayaw kong apakan yan doon sa harap the way na iinsulto at pinipersonal like si Attorney Mark Tolentino. Grabe yun. Irrelevant ang mga binubulgar sa kanya o inaatake sa kanya, may mga pinagsasabi pa na babalikan kita. Ako naluluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito. Kapag ginanon po ako sa loob ng Kongreso, yun po ang pumipigil sa akin kahapon na huwag kong sabihin ito kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob. Hindi napigilan ni Ka-Eric ang kanyang galit sa Committee on Legislative Franchise sa Kongreso. Ayon kay Ka-Eric, nakita niya ang hindi magandang at tamang pagtrato sa kanila ng mga congressman. Nais nag mga kongresista na busalan sila at meron pang pagbabanta sa kanya si Congressman Pim Intel na ipapakulong siya. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magprangkahan na tayo, sinagot na ni Ma'am Lorraine Dadugtungan ko, yung pangatlong punto. Ang pagtingin po ni Speaker Martin Romualdez, again, congressman, mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise, ang laban kasama ang bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Therefore, we have the right to analyze, observe, and make commentaries. At by the way, gusto po naming linawin, kung nagkamali man ako granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan niyo ako? At kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake niyo? Mm-hmm. Meaning, hindi po ako ang target niyo dito. Ang target niyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin niyo, ito ay Duterte Media. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay People's Media. Why? Wala pong pwedeng hindi interviewin dito. Wala pong hindi pwedeng magsalita dito at hindi pwedeng mag-rebut ng mga balita at commentaries dito. At ang mga Duterte po ay nagkataon lang na dito sila nagpapahayag. But they do not own SMNI. SMNI is for the people and for nation building. Ngayon, Congressman Suarez and Congressman Tambunting and Speaker Martin Romualdez and all your allies, bakit kailangan mag-franchise hearing? Kung ang tingin nyo nagkamali ako sa impormasyon na pagtatanong ko, bakit hindi ako ang kinasuhan nyo? For libel and cyber libel. And I am ready to stand by that in a court of law. Pero bakit ginamit nyo ang poder at kapangyarihan nyo to investigate the franchise doon sa mga opinion at commentaries namin and pagtatanong? So the objective here, sorry to say this, is not about the 1.8 billion na nasaktan kayo na sa tingin nyo pinaparatangan kayo na sobrang gastos. The real issue here, matagal nyo nang gusto natanggalan ng franchise ang SMNI. Proof to this, October pa lang nananawagan na ang CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Congress na patanggalan ng franchise ang SMNI. Nasasaktan sila dahil nabubulgar sila dito. Mm-hmm. Bakit hindi nyo nang itinanong nyo sa amin kahapon kung ano ang aming mga posisyon, bakit sinasabi namin na infiltrated ng Congress? Hindi nila tinanong yun. Hindi nila tinanong ito. Kaya ano, kaya alam mo, Eric, no? Yes, ma'am. Dinitingnan ko kasi sila eh, no? Naawa ko sa Kongreso na nasa loob ng Kongreso ay mga salot, no? Na talagang binababoy nila ang institusyon na yan. No, sa sinabi ko kahapon, tinanong ako, no, na sa sinabi ko na nire-respeto natin ang institusyon na yan, totoo yun. No, pero at nalulungkot tayo na nandyan sa loob ng Kongreso, yan si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, at dahil sa tagal na nila dyan, nababa talaga, they have really pulled down the standards of Congress. Dahil sila ay... You couldn't even feel any statesmanship there yesterday, right? No? Yeah. I've really felt like, this is not the familiar place that I grew up in. No, this is not how it looked like before because Franz Castro was right there. Correct. Raul Manuel was right. Correct, there. No? So, yan. Yan yung kung bakit ano kailangan magtutulungan tayo to rebuild our country. Kasi nandyan si, yan yung Raul, yan yung babaeng yan kahapon. She doesn't belong there. Yeah. They were talking about for exactly. Kidnapping. Yeah, what was that? She asked, no? Tinanong niya. Kung alam niyo ba yung kaso ni Pastor na sex crimes daw, etc. Inisa-isa niya, no? Tsaka talagang pinipilit niya. At alam natin kung bakit, di ba?
Gusto niya sirain yung reputasyon ni pastor. At nag-seminary. Eh siya, malapit na siyang ma-convict, no? Andiyan na, anong ginawa mo, Franz Castro? Pakilagay nga yung ano, yung mugshot. Yung mugshots niya kasi please. Yung tama niya para hindi mahirapan yung mga kababayan natin. Kasi mukha pa siyang legislator dyan. Eh. Hindi siya legislator. Isa siyang operative NDF na nakapasok sa Kongreso. At katabi niya, si Raul Manuel, na just recently, the other day, lumabas sa Senate hearing, no, kung ano, personally recruited mga anak natin, si Raul Manuel. Nandyan sila sa loob ng Kongreso. So tama tayo pag sinasabi natin na ang top recruiters ng mga anak natin ay yung mga yan. Mm-hmm. Yung mga surot na yan. At sila dapat ang iniimbestigahan at yes, nililitis. Correct. Hindi right. Kong iseminay. That's right. Hindi but you know what, Eric, yesterday I sensed, no? When I said something about NDF, no? Nakita ko talaga yung mga kongresista. Parang umatras sila. Oh, talagang tanggap nila yung sinasabi ko na totoong nasa loob ng Kongreso ang mga surot na yan, no? Hindi sila dapat nandyan sa loob ng Kongreso kasi binababa nila ang anything that they touch, even our institutions, ng mga eskwela natin, kagagandang mga eskwela, our places of worship, talagang binabawin everything that they touch, nagiging bulok, nagiging pangit, nagiging cause of grief and suffering ng ating mga kababayan. Correct. At yan ang kung bakit natin dapat tanggalin yung mga yan sa Kongreso. So naaawa ako sa mga kasama natin sa Kongreso. No, you try to work with the shared God. I some of them there I know personally, no, and I know the work that they do and I really do appreciate it. But because nga nandyan yung mga yan, yung binababa talaga nila at sinisira nila yung bansa natin. Because yan yung trabaho nila kung bakit sila nandyan sa loob ng Kongreso. No? Yun, klaro. Frank, I think you have an interaction. Yes, Eric. Una sa lahat, isa nga sa nakita natin na hindi naman related, yun yung pinupush niya. Why is she doing that? Hindi naman related yun. Ikaw, alam mo yung mga allegations. Those are allegations. I just want to make it clear. Allegation lang po yan. But why you try to act like it's already happening? Yung mga kaso na yun. And I just want to make it clear, bakit napakalayo? Bakit umiiwas po tayo sa kung nasaan yung ating pinaka-prioridad kung bakit tayo nariyan? Una sa lahat kaya, Eric, gusto kong balikan. Yung 1.8 billion, eh, yun yung isa sa dahilan. Bakit? At exactly, just, Frank, excuse me, 30 second there. At sabi na banggit mo, Frank, hindi pala talaga tayo nagkamali sa source. Yeah. Kasi kulang nga, 2 billion nga palang budget na inallocate sa kanila for travel. Go ahead, Frank. Yes, kaya, Eric. Ito ngayon. Ito hindi ko maarok, di ba? Meron naman tayo footage and this certain congressman keep on looking for this one that's already took down. Wala naman. Eh meron na nga, ayan, i-play nyo po. Kaya nagtatanong yung taong bayan, bakit hindi nyo po plinay? Oh, yan. Napakalaro po yun. Can we play it, Frank? Very clear. Why don't you play? You have like five hours for you to have. You have all the time bakit in the world. At ang, ma'am, 59 seconds lang pala itong 59 video. 59 lang yun. And you keep running on circles. Yeah, they kept on referring to it, but they would not show it. Correct, ma'am. If we can play it here, at least makita ng ating mga kababayan. Oo, para makita nila kung bakit hindi ito na-play. Sapagkat lalabas ang katotohanan na hindi tayo nag-conclude. Tayo po ay nagtatanong batay sa impormasyon na ipinasa sa atin. And, Ka-Eric, go. Respect someone's perception. Why you keep on pushing na yun ay akusasyon? Eh kung i-plinay natin yung video na yan, eh maglilinaw yan sa mamamayang Pilipino. And Frank, rejoinder to you. Granting na nag-akusa kami. Granting na nag-akusa ako. Granting ha. Pagpalagay natin, dapat ba franchise ang imbestigahan? Hindi ba dapat si Ka-Eric ang pinatawag nyo lang? At kinasuhan niyo ako, ulitin ko mga kababayan, if the intent is only to clarify and reprimand me for saying those things, Brother Frank, granting na walang source, granting na yun ay hindi totoo na impormasyon, at granting na yun ay panginirang puri sa inyo, which hindi dapat kayo maggumanon kasi public officials kayo, hindi kayo dapat balat sibuyas. Pero granting na nasaktan kayo, bakit franchise ang inatake niyo? Hindi ba dapat na kulang ang inyong ipinako sa cross? Pinatpatawag natin yung Eric na yan. At imbestigahan sa Kongreso, anong source niya? Bakit aatakihin niyo ang franchise? And excuse me, kahapon sinasabi niyo, alalahanin niyo ang franchise niyo nakasalang dito. Tinatakot niyo po kami sa hearing na yun. Yun po ang aming nararamdaman. Tinatakot niyo kami.
tinatakot niyo ang pamunuan ng SMNI dahil hindi kami nireprimand, hindi kami sinita, hindi kami pinanindigan. Mga kababayan, granting na nagkamali ako sa source, granting na hindi ko ni-reveal, at granting na ako'y nag-akusa, hindi lang nagtanong. Yeah. Mali ba yon? Hindi po. May karapatan akong mag-akusa. Kung mali po yung karapatan ko na yon sa pag-aakusa at sumobra at naglamalabis ako, kailangan ba franchise ang atakihin? No. Kailangan akusahan ako. Dalhin ako doon sa korte. Yun po ang aking posisyon dyan. Bring me to court. But not drag the entire organization o ba legitimate media na may franchise at tatakutin nyo. Meaning to say, I'm not your principal target. Your primary target is the station itself. And this is a political harassment and intimidation. At hindi po kami matitinag na sasabihin ito. You are weaponizing Congress to violate constitutional rights of people na parang mga diktador kayo. For saying this, I am calling on my family and on the Filipino people na magpapakulong ako sa Kongreso dahil hindi ko ibibigay ang karapatan kong magsalita. Tama man o hindi ang source ko. At ang pananagutan ko kung mali ang aking pahayag ay ang batas sa libel. Accuse me of libel, but stop the hearing on the franchise of SMNI. Bring me to court. Kung hindi totoo na ang franchise at SMNI ang target niyong supilin at paralisahin dito. Ano ang masasabi mo, kababayan, sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.